هلا بو سر ayon naman sa pag-aaral ni Kawai, si Kapindi at Donald Nelson, nagtapit sila ng transcriber sa pag-aaral ng tapin at isang buhay ng tuna at nakabalik ito sa kanilang kinagalingan kahit milya-milya ang layo. Ayan mga kaibigan, dumating po ang ating napaka bait na ano na angkor natin si Kuya Kim Atienza mga kaibigan. Ayan po, di po tayo pwede mag-ingay ng gusto. Ayan, nagsishooting po dito mga kaibigan. Apat hanggang anim na araw. Ayon naman sa pag-aaral na ginawa ni Sue Hampshire ng New Zealand, walong sasakyan ng Matol Petrofin sa nakabalik sa kanilang pinagalingan, apat hanggang sa anim na araw pag wala nung sila pinakawalan. Napaka-spelty mo nga. Una ko. Oo. Yan. Pwede ka rin magpa-picture niya. No? Swerty mo. Para kita yung tube. Pero ano ka din ang internal compass? All faction at ano pa ito? Visual land. Internal compass, all faction at ang mga visual land. Pakibasa rin mo. Marami positive factors na nakaka-affect sa kanilang homing maraming mga factors back to human instinct ang isla. Ang una dito, kaya kanilang internal compass, all factors, at ang mga visual landmarks. Give it a look. Fighter po kami. Tapo naman yung maraming dahilan kung bakit maraming mga factors back to human instinct ang mga isla. Una ko sa dito, kanilang internal compass, all factors, at ang mga visual landmarks. Guys, thank you. Yakin, papicture naman ko, yakin. Wait lang, yakin. Take copy, take copy. Thank you. Ayan po, napakaswerte po, napaka-bless at dumating po si Kuya Kim Atienza. Ayan, at sandali po ang kanyang shooting na napakabilis lang po kasi napakainit at wala po siyang payong. Thank you, maraming salamat sa inyo. Salamat po. Hello po, sir. Wala siyang face mask. Shout out, Kuya Kim.
Shout out Kuya Kim. Ayan, Kuya Kim, shout out. Thank you. Ayan po, at pinagkakaguluhan po si Kuya Kim. Grabe, napakabait. No, at dati po mga kaibigan, talagang ang kanyang katawan kasi dati ay tumataba po siya. Ngayon ay pumayat siya. Ayan. Minsan ko lang siya nakita noon, nag-motorcade, at ngayon pa ay pangalawa. Tayo ay taga Maynila na po, pero ngayon lang po natin siya nasilayan muli. Ayan. Ayan po, at dito na lang po tayo, dito na lang po tayo, no? Ayan, at sinusundan pa rin siya ng mga tagahanga niya. Pero napakabait po na angkor yan. At meron siya mga herbal din, no? At binibenta. At saka meron kasi siyang ano, parang mataas yata ang ano niya, yung sugar. Pero grabe, nakontrol niya, napakagaling po niya. Iba ko anong sikreto, dapat sana makausap natin, ma-interview man lang natin, no, kung ano po ang sikreto niya sa kanyang life. Si parang ito si Kuya Kim. Oh, Kuya Kim, naiwan ko tuloy yung babae na nakausap ko. Nandun pero natutuwa siya, sabi niya, napakaswerte ko, napakabless ko dahil minsan na ako pumunta ng Dolomite. Nakilala ka pa niya? Nakita niya si Kuya Kim. Kamukha ako si Kuya Kim. Akala ko nga ikaw eh. Grabe, oo nga, kahawig ko si Kuya Kim. Kaya lang, ang sombrero ko, ano, April Boy, sa kanya namang cowboy. O, cowboy yung sombrero niya, ako namang pang April Boy. Ayan, dami na pong marami na po silang na-collect na basura. Ayan, naipon na po nila. Halos na po, naubos, oh. Kanina, ang dami, ngayon parang, oh, saglit lang. Ayan, oh. Ayan, nandun na po sila, oh. Nandun na po sila sa dulo, puntahan po natin. Grabe. Di tayo nakapag-selfie mga kaibigan kasi wala tayong hawak na ano, tripod. Wala tayong gimbal. Kasi dalawang kamay ko ay puro may hawak na cellphone, kaya yon. Pero okay lang po, at least nakita natin. Kasi tatanong sana natin kay Kuya Kim na matagal na po siyang wala sa radio, sa TV, commercial. Tanungin ko lang sana kung ano po ang ano niya, proyekto niya ngayong taon na to, no? Kaya lang, ano na, ay nagmamadali siya pagkatapos ng shooting, alis na kagad. Kaya po, nakikita po ninyo, ang mga kababayan po natin. Iniisa-isa po, ayan po, oh. Kaya yung mga basura po natin, ingatan po natin na huwag na po itapong kung basta-basta. Kita nyo, oh, napakahirap po, damputin. Kaya, basura. Kailangan po kamayin, ma'am, hindi pwedeng palahin. Oh, ayun. Ayun, isa-isahin po talaga mga kaibigan, kaya intindihin po natin sila. Dapat sana po ay magmahalan po tayo. Ayun, oh. At saka kung meron ba tayong mga kababayan diyan na gusto magbigay ng mga sako diyan, kung meron kayong mga bakanting sako, pwede natin i-donate dito sa Dolomite para pagkargahan ng basura. Kasi nung isang araw pala naubusan sila ng sako. Oo. Kasi yung mga sako naman nila ay recycle, pero at least ganoon pa man, kinakapos pa rin ang ating mga sako. Makikita nyo, iniisa-isa po. Dami po yung plastic. Maraming plastic, ma'am? Plastic po, tsaka yung mga ano, yung mga laruan ng bata. Uy, grabe ha. Yung mga pinaganuan ng toothpaste, shampoo, gano'n. Ayun ang nakukuha nyo ngayon. Styro, marami styro. Ako, styro pa naman hindi natutunaw. Opo, tama. Saka yung kakapay nyo po, minsan po, kala nyo bato. Ano po yan, styro? Napipake pa kayo ha? Opo. Kailangan talaga damputin. Opo, kailangan. Kasi kung lalagpasan mo lang din po, di sana di ka na lang po naglinig. Tama yun. Oo, kung nilalagpasan mo. Nakita mo na po sa harap mo, kunin mo lang. Oh. Bawas po yan. Kasi umupo ka na di ba? Opo. Ayan mga kaibigan, no? Nakakalungkot. Ayan. Kung kayo po ay masinop sa inyong bahay na ano, yung basura na yun na kahit maliliit lang, wala sanang ganito. Yan, no? Yung mga
Ito, maliliit. Ayan o. Kailangan kamayin siya. Kamayin talaga, no? Para masala. Kailangan, ano, mabilis yung mata mo. Kasi di mo napapansin yung basura na sa sobrang liit, ilalagpasan mo lang. Ayan, o. Natakot sa ano? Nga, no? Natakpan ng buhangin. Kailangan talaga. Oh, jackstone. Okay, laruan nga ng mga bata nandyan. Ay, nako, ano ba yan? May kahoy. Paano kung wala sila, mga kaibigan? Paano malilinisan ang ating dagat kung wala kayong tigil sa pagtatapon ng basura? Kailangan po ng awareness. Awareness talaga. Awareness po na. Kailangan na po, ano, maging responsable tayo. Mm-mm. Kita nyo, oh. May foam. Yeah, pati foam na, nandyan pa mo. Yung ano ko rin po kasi dito, pag may namasal, baka kagaya po ng bata, matapakan, masugat. Oo nga. Diba pa? Marami pa namang madapa. Bata dito. Madapa. Madapa, yun, tama yun. Diba pa? Kasi yan matatalim eh. May mga edges yan eh. May tornilyo. May tornilyo pa, grabe. Sa sobrang kapal ng basura, pati tornilyo, bakal yan, natatangay pa. Ibig sabihin, sa dami ng basura. Ano po minsan, nadadamay sa basura. Oo, nasama. Grabe, oh. Kailangan ko talaga tagain mo siya. Hindi yan pwede mag-stop na ito na, ito na yun. Tama na yung nakarga na. Kapag area ka po, ano sa, kailangan ano po, ano mo talaga, upuan mo. Upuan mo. Ayun o, talagang napakasinap niya. Ang dami naman talagang plastic pa. Ayun o. Ayan, ito nadaanan lang yan. Huminto na siya. Basta kung ano na po yung malapit na kita mo, ano mo na po ito? Kunin mo na po agad. Kasi lalayo ka pa kung meron naman sa harapan. Tama yun. Kita niyo. Ay, boss, boss. Kasi medyo matrabaho po siya. Hindi kasi kagaya ng walis eh. Mm. Yung basura pwedeng walisin. Ito po hindi talaga pwede. Kasi may mga bato masama. Apo, ano siya? Talagang kailangan dampot. Eh. Ang kalaba mo po dito, nintindi ng araw. Mm-mm. Kailangan pag naglinis ka maaga. Grabe, taas na ng araw oh. Pero malapit na kayo mag-out, ma'am. Hanggang 10 lang po kami. Hanggang 10 lang kayo. Ayun, mga kaibigan. Pero at least naman po, yung 2 hours, talagang sulit pa. Yes po, ang dami nyo nang nalinis, oh. Yung mga tumpok-tumpok kanina, no, naubos na, oh. Ang dami na, siguro. Nasa 30 na sako na po. Hindi lang sa 30 na, oh. Nandito pa sa likuran natin. Ay, ano yan, na ano ang pa, mag-lose pa yan. Meron pa aga pa, eh. Oo. Pero yung sako, ma'am, dala nyo ba yan? Or dala po. Dala nyo mismo? Apo. Ayun, dala pala nila yung mga sako. Sa opisina niyo mismo. Sa ayan. Personal collection. Ayan po mga kaibigan, shout out po. Personal collection, sila po ngayon dito naglinis. Green, great life po ang nakasulat sa kanilang t-shirt. At saka meron silang bull cap, no? Ayan yung sombrero, napakaganda po yung sombrero nila. Ito. Ayan, nandun yung ibang group. Oo nga, no? Grabe, kamay-kamay lang. Napupuno nyo na, oh.